At kaugnay pa rin po ng anim na buwang pagsasara sa Boracay, makakausap natin ang Executive Assistant sa Mayor's Office ng Malay Aklan, si Mr. Rowen Aguirre. Mr. Aguirre, good morning po. Welcome po sa unang hirit. Good morning po at thank unang you po. Una, yes. Sige po. Okay po. Okay, Mr. Aguirre, ano ba ang planong gawin no ng local government pagkasara ng Boracay on April 26? Meron po kaming ano, may 6-month action plan po kami. Actually, umpisa na po namin yon and then we'll just continue nun sa aming action plan na yon. Okay, let's get into specifics kasi parang napaka-generica. Yun ang tanong ng marami sa atin eh. Maglilinis, rehabilitasyon. Paglilinis, obviously, alam naman natin yon, no? Rehabilitasyon, anong klaseng rehabilitasyon ba yan? Yung sa LGU po, sa parte po ng LGU, we will focus on certain priority areas, no? Ang unang-una dito yung 25 plus 5. Kasi okay. Po ang ginagamit po na ordinansa dito ay ordinansa po ng LGU. Okay, 25 plus 5, yeah. We're talking about ito, yung sa sand area, ganun po ba? Hindi po, ito po, nakikita rin yung mga distansya na yan. Meron tayong sinusukat dito na from the high water, the mean high water mark, papasok po, 25 meters and then plus 5, yun po yung start dapat ng mga building lines nila. So may mga matitibag kung medyo lumagpas doon? Meron po. Dito sa Front Beach, meron pong binigay na listahan sa atin. Mga around out of the 18 na nakitaan ng violation, yes. Parang mga 14 yata o 13 ang kailangan magtanggal. Kasi yung 4 para nakapag-comply. Okay. I heard, nakita ko rin ho kagabi, road widening. Yung mga dinada, kasi medyo masikip na rin na traffic na rin sa Boracay, magkakaroon daw ng road widening, ganun din po ba? Implement din po natin yung setback ordinance ng lokal na gobyerno ng Malay. Ito po ang kalsada po kasi natin ay from the middle of the road po natin mag-setback or rather magpupunta ka sa tabi, 6 meters po yan. So total po niyan ay 12. Okay. Marami po tayong nakitaan ng violation dyan. Although marami rin yung nag-comply, pero marami pa rin na iwan. Yun naman po ang ipo-focus din natin. Meron bang mga resorts na kailangan kailangan tanggalin yung kanilang istruktura? Meron na ho bang mga ganun? Portions po. Portions po. Tapos iba, may mga residential buildings, may commercial buildings. Yes. Kailangan po na magtanggal. Pero marami na rin po ngayon na self-demolish. Isa lang, sewerage system. Yun lagi kasi yung ano eh, yung nakikita. Of course, yun ang magiging priority. Opo, ito po naman ay magiging trabaho ng Boracay Island Water Company, which is a joint venture company ng Manila Water tsaka CHESA. So, since sila po yung nag-ooperate ng sewer system natin, sila po rin mag-aayos. Sir, maraming salamat po. Alam kong bitin na bitin ang oras natin para pag-usapan ng lahat ng ito, pero good luck po sa mga mamumuno sa rehabilitasyon ng ating pinakamamahal na isa. Thank you very much, Mr. Rowen Aguirre, ang Executive Assistant ng Mayor's Office ng Malay Aklan. So, aabutin po yan mga kapuso, ang target nila 6 months. Kung kaya nga mas maikli, ay pagdarasal po natin yan para talagang mas ma-enjoy pa ng marami nating kababayan at ang ating isla, ang isla ng Boracay. At sana alagaan na natin ha, pag nag-comeback ang Boracay, alagaan po natin ito. Alright, back to studio. Inalma, maraming salamat, Rhea.